Hi, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang isang Bible review na gagawin ko po for the first time sa wikang Tagalog kasi marami nang nag-English. So, Tagalog naman tayo, di ba? Para nagkakaintindihan tayo ngayon. Pero simple lang naman ito. Nabili ko to sa napakamurang halaga. But guess what? Okay? Ito ang Holman CSB or Christian Standard Bible. Popular sa atin ang NIV 2011. But ito po ay Christian Standard Bible update po ito ng dating HCSB, hindi yun bangko, okay? Iyon ay Bible version, Holman Christian Standard Bible, rinap nila yung H, so natira na lang ay CSB para syempre nga naman mas madaling ma-memorize, diba? So sabi nga po dito sa box, faithful and true, yan yung translation na ito. So makikita nyo sa translation na ito, okay, ay isang 2017 na version. Well, may nalabas na sila ngayon, 2020, pero ito is 2017, chineko. So, ano kayong laman niya? You can see, kanina pa po, this is a brown, genuine leather. Normally, sa mga bookstores natin, ay wala po kayong makikitang brown, genuine leather na Christian Standard Bible, kundi puro synthetic. At alam nyo naman, pag synthetic, madaling masira. So, ito po ay hindi lamang isang genuine leather. Ito po ay isang goatskin leather. Wow! Goatskin po ito. At kung makikita nyo po, ayan o, ang ganda niya, di ba? Napaka lambot po niya. Okay? Hindi ko po masasabi na nagle-lay flat po ito, pero isa lang po masasabi ko, gustong ko po yung goatskin leather. Soft, para siyang true tone, pero leather siya. So, garantisadong hindi po ito magbabakbak sa mga gilid-gilid. Okay? Simple lang siya. Ito po ninyo, yan o, Christian Standard Bible. By Holman Publishers. Yan, medyo makikita niyo po. Ganda, di ba? So, I love the classic look. So, ano man pinagkaiba ng isang goatskin leather sa isang cowhide leather? Well, I have one na akin pong pinarewind kay Aldrin Teresa. So, again, kung medyo watak-watak na ang inyong Bible sa labas, pero buo pa yung text block, ay pwede po kayo magparemind dito sa Pilipinas. Wala na pong iba, hanapin niyo po ang Vox Dei Bibles. V-O-X Dei D-E-I Bibles. Hanapin niyo po si Mr. Aldrin Teresa. Alright, so yan. So basically, ang isa pong cowhide, this is a full grain cowhide. At ito po ay tinatawag po nating Crazy Horse. Ayan, nalimutan ko na tuloy. Crazy Horse. Ayan. So, basically, ano mo yung Crazy Horse? You know, medyo pwede mo siyang linyahan, pero wala po yan. Yan ang leather. At ito po, matagal ko na po itong ginagamit. Okay? Nirebind ko po ito. O pinarebind ko rather po ito. Last November. So, November 2020. Ayan. So, kahit ganyan-ganyanin mo ang isang genuine leather or isang full-grain leather rather, ay hindi po ito mawawasak basta-basta. Alright? So, ito, leather din po ito. Full-grain leather po ito. Okay. So, medyo sturdy po siya. You know? Oh, see? Sturdy po siya. Kahit tupiin mo yan ganyan, hindi masisira. Okay, at magtatagal. Ito po ang NIV. Okay? Na thin line na akin pong pinaremind. At yan, double satin po siya. Okay, so balik tayo sa CSB. CSB po tayo eh. So CSB po, makikita niya naman po dito, soft po siya. Hindi po siya katulad ng kanina na makapal. Manipis po ito. You know, kita niya po, manipis siya. Pero, goatskin leather. Wow. Okay, so tingnan nga natin kung anong klase po ito. Makikita nyo po ay
hindi naman po genuine leather yung ano po niya, paste down. Pero maganda po ang kalidad ng stitch. Makikita niyo po yung stitch. Okay. Tapos, makikita niyo naman po sa simula pa lang po, ito po yung kanya pong papel. Yan. Medyo, masasabi ko kasi nagbumili po ako ng isa po pong dating CSB. Masasabi ko po na mas smooth ito. Okay. Pero singnipis lang sila. If I'm not mistaken. Anong kayang makikita po natin na font? Ayan. Readable po ba sa inyo yan? Okay, I hope so. Pero ito po yung readable na readable po. Okay, mga footnotes nasa baba. So basically, ito lamang po ito. Sa likod naman, makikita nyo po na okay. Tignan po natin yung likod. May maps. Alright. Ayan na po siya, abuan niya. Hindi po siya naglalay flat. Kasi hindi ko po siya binabasa. Masasabi ko po ay yan po yung kanyang gilt. Maganda po yung kanya pong gilting. Ayan. Brand new, brand new. Okay? Brand new, brand new. Kasi walang wala pong damage. You see that? Black and red po yung kanya pong ribbon. Hindi po ito malaki na ribbon. Sakto lang po siya para sa size. Alam niyo po, mas gusto ko po yung ganito liit po. Kasi po, pag masyado siyang malaki, may tendency po dito na malukot o mapunit. Pag di po kayo maingat, hindi po siya makapal. Nakikita niyo po. Alright. Wala po siyang ghosting masyado. Okay. Nakikita niyo po ba kung ito po ba ay line matched? Yeah. Amazing. Okay. Okay. So, basically, ito lang po yung atin pong review sa CSB pong ito. Now, for the surprise, magkano po bili po nyo sa goatskin leather po ito? Technically, ito po ay humahalaga ng 1,000. Pero, saan ko po kaya nabili? Nabili ko po siya sa halagang 875 pesos. Sa book sale. What? Yes, sa book sale. So, diba, binili ko na agad. Hindi na po tayo nagpatumpik-tumpik. Goatskin, 800. Sangka pa. Diba, mas mura pa siya sa synthetic na true tone na binibenta po sa mga Christian bookstores. So, makakatsyempo rin po kayo niyan. Kaya, marami pong salamat sa inyo pong panonood nito at may God bless you, and again, read your Bible and pray every day that you may grow. Alright, see ya.